Hi guys! My name is Kenny and welcome back! So for today's video, ang gagawin natin is gagawa natin ng review itong Nadine Lustre for BYS Lustrous Matte Lipsticks. This video is actually not a first impression review video kasi nasubukan ko na yung mga lipstick dito sa collection na to. So basically, alam ko na how I feel about them. So ayun guys, if you want to know kung okay ba yung quality, performance, and in totality, kung sulit ba yung mga lipstick dito sa Lustrous collection na to, just keep on watching. This Nadine Lustre for BYS Lustrous Matte Lipstick Set retails for 999 pesos. Pero individually, pwede nyong bilhin yung mga lipstick for 399 pesos each. Mabibili nyo online ang Lustrous sa Lazada, Beauty Manila, Shoppee, and Beauty Beat. Tapos in stores naman, available siya sa mga SM department stores and Watsons. This is how the packaging looks like kapag binili nyo yung set. And for me guys, gusto ko siya kasi maganda yung graphics, maganda yung Zodiac inspired theme. And what's great about this box is that pwede nyo siyang i-recycle kasi natatanggal tong holder na to guys. So ayan, pwede nyo siyang gamitin at paglagyan ng kung anik-anik kaya sobrang bongga niya. Kapag nga pala set yung binili nyo guys, may kasama siyang free na lip brush kaya kung gusto nyo gawin sobrang sharp and precise ng edges ng lipstick nyo, eto guys, okay na okay siyang gamitin. By the way, kahapon nga pala guys, habang nasa Twitter ako, nakita ko na trending yung Lustrous and pag-click ko nung link, guess what guys? Oh my god, pag-click ko nung link, eto yung bumungad sa akin guys. Mga bagong shades ng Lustrous Matte Lipsticks. Basically, from 3 colors, ngayon 8 na yung shades na available and super daming magagandang shades sa mga bago guys, especially yung Scorpio, oh my god. Sobrang ganda ng kulay niya. Zodiac sign ko din kasi yung Scorpio guys, kaya nung nakita ko yung kulay, sobrang na-inlove talaga ako kasi it's very unique tapos para siyang may pagka-purple na gray. Super ganda lang guys, I swear. According sa tweet na nabasa ko guys, available na itong Lustrous 8-piece matte lipstick set collection sa Lazada for 2,499 pesos. So ayun guys, if ever na gusto niyo siyang bilhin, sa Lazada, available na siya. As always, packaging muna yung pag-uusapan natin. And for me, pagdating sa packaging, pag tinignan nyo siya, sobrang ganda guys. Kasi it looks very classy, mukha siyang mamahalin, gusto ko yung kulay niya. However, kapag binuksan nyo siya guys, sobrang disappointing. Honestly, I have no idea kung bakit nila naisip gawin na nakalabas yung tip ng lipstick dito sa bullet kasi guys, sobrang hassle niya talaga, I swear. Especially kapag clumsy kayo or kaya nagmamadali kayo kasi may tendency na matamaan siya ng takip dahil sa akin guys, dalawang beses na yun nangyayari at sa totoo lang, sobrang annoying niya. Hopefully, magawa nila ng paraan yun in the future. Sana baguhin na nila yung itsura kasi nga ayun, sobrang annoying. Tapos, isa pa pala guys, pagdating sa packaging, mas maganda sana kung yung sa ilalim, yung kulay ng sticker, kaparehas ng kulay ng lipstick para kapag magkakasama sila, mabilis makuha or mabilis nyong matatandaan or makikita kung anong shade yung kailangan nyo. When it comes naman sa formula ng lipstick, sad to say pero hindi ko siya nagustuhan guys kasi dry yung feeling niya. So, if you have dry lips kagaya ko, baka hindi nyo din magustuhan kasi kapag nilagay nyo siya sa lips, mafe-feel nyo talaga na may something na nakalagay, medyo mabigat siya and honestly, hindi siya ganun kakomportable. I was actually expecting na very creamy and lightweight yung feeling ng lipstick kapag nilagay sa lips kagaya nitong Maybelline Creamy Mattes and Sunny's Face Fluff Matte. But unfortunately guys, kabaliktaran siya kasi nga ayon. Kagaya nung sabi ko, medyo mabigat siya tapos dry yung feeling niya. Kung dry yung lips nyo tapos gusto nyo gamitin tong lipstick na to, I suggest na mag-exfoliate kayo ng lips tapos mag-lip balm kayo bago nyo siya gamitin kasi guys, kung hindi, magkikling siya sa mga dry patches and hindi siya magandang tingnan, I swear. Hindi talaga maganda. Pigmentation of this lipstick, para sa akin guys, okay naman. So, pagdating sa shade na Leo, which is yung lightest color, kailangan talaga guys, mag-ano kayo, 3 to 4 layers para sigurado talaga na opaque and pantay yung kulay niya kasi kung hindi, medyo streaky and patchy siya and sa totoo lang guys, hindi ganun kaganda yung itsura niya. Dito naman sa shades na Virgo and Libra, okay na okay siya guys kasi kahit 2 layers lang, maganda na yung itsura niya and para sa akin guys,
dito sa tatlong kulay na to, yung nag-stand out talaga is yung Virgo and Libra kasi sobrang ganda ng kulay nila, guys. Regular lipstick lang tong mga to, guys, ha? Kaya asahan nyo na kapag kumain kayo or kaya uminom, mababawasan talaga siya kaya kailangan yung i-reapply. Pero what's great about this one is that hindi siya kagaya ng mga matte liquid lipstick na kapag ni-layer nyo, nagiging chunky and makapal na siya. Ito kasi, guys, cream yung formula kaya kahit paulit-ulit yung i-apply, okay pa din and maganda yung itsura niya. Overall, para sa akin, okay naman tong mga lipstick na to, guys. I mean, kung gusto nyo siyang bilhin, go ahead and bumili kayo, okay lang yon. Kung ayaw nyo naman, okay lang din, walang problema dun. Siguro para sa akin, yung edge lang talaga ng mga lipsticks na to is yung kulay nila kasi, guys, lahat sila bagay sa kahit anong skin tone and perfect for everyday. Especially yung shade na Virgo and Libra, guys, I swear, sobrang ganda ng kulay. Tsaka hindi ko rin kasi ma-recommend yung lipstick dahil for its price, I feel like hindi ganun kaganda yung quality niya and marami kayong mabibiling mas maganda pero mas mura dito sa lipstick na to. I love Nadine so much, guys, kasi sobrang ganda niya and talented but unfortunately, pagdating sa mga makeup niya, sobrang nakaka-disappoint kasi hindi ganun kaganda yung quality, guys, sa totoo lang, sobrang disappointing. Again, it's up to you kung gusto niyong bumili or hindi kasi matatanda na kayo, alam niyo na kung anong gagawin niyo sa buhay and for me naman kasi, sinasabi ko lang how I feel about the product, so please, chill lang po tayo sa comment section. That is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!